Hello guys! Mahilig po ba kayong magluto ng mga kakanin, gulay, kung ano man na ginagamitan ng sangkap ng gata. Gata ng niyog. So, mayroon kayong niyog pero wala kayong kudkuran ngayon. So, kailangan naman pang pumunta doon sa palengke. Kung malayo man yung palengke mo, kailangan mo pang pumunta para ipakudkod mo yung niyog at makagawa ka ng gata. Ngayon guys, mayroon na kong alam na paraan paano makagawa ng gata na gamit lamang ang isang linda. Halika, turuan ko kayo kung paano gagawin. Ito na po yung gagamitin natin blender. Ito, 25 liter to. So, ito yung gagamitin natin para gumawa ng gata. At ito naman ang niyog. Buo pa siya, hindi pa siya basag. Ayan. Bibiyakin ko muna to para tanggalin yung laman nito tapos ilagay ko dun sa loob niya. Okay. Ito naman yung sala. Bye-bye! Panoorin niyo lang. So ngayon, kailangan nating tanggalin tong laman ng niyog para malagay natin siya sa blender. So medyo wala kasi tayong gamit ng pantanggal ng niyog. So, ingat lang tayo, baka mamaya yung kutsilyo didiretso sa kamay natin. So ganyan, katulad ganyan, no? Medyo naglulo siya pero kailangan applyan mo rin siya ng pwersa para hindi siya basta-basta didiritso. Ito ngayon yung natanggal kong niyog doon sa baon niya. Ito. Tanggal dito. Ito, wala na. Binyak ko eh. Binasa ko siya, medyo matigas kasi. So, ito na yun yung resulta ngayon. Ito. Hugasan mo lang siya. Pero actually tapos ko nang hugasan niya. So ngayon ilagay ko dito sa blender. Blender na to. So ilagay ko siya. Lagyan natin siya ng tubig kasi medyo matigas. Ngayon, dahil matigas siya kanina, hindi siya masyadong ng blender natin. Masarapan yung blender. So, lagyan natin ng tubig. Ito yung tubig. Isang baso. Para lalambot siya. Ngayon, bukan natin siyang ikat. Siya ngayon. Pinong-pino na siya. Talo pa yung nagpakudkod ka dun sa palengke. Ulitin pa talaga siya. Oh. Parang anong tawag nito? Coconut shake, buko shake. O buko shake. So ready for ano na to? Salain natin to mamaya. So ito na siya ngayon. So durog na ano talaga. Parang buko shake na talaga siya. So, ang gawin natin ngayon, salain na natin. Ang kinabuhi ko nga
na ginahanglan sa tandog mo. Ukaw ang ako na ikatulog na pagigugma diha kanimo Ginoo. Hello guys, ito na po yung finished product natin na ginagawa ko gata galing sa niyog kanina na biniya ko. So, nakagawa ko nito sa pamagitan ng blender. So, kung mayroon kayong blender at saka mayroon kayong niyog, hindi nyo na kailangan pupunta dun sa palengke para ipakulkul yung niyog nyo. Kundi, gagamitin nyo lang ang blender para magkaroon kayo ng nagawa kayo ng gata. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Bye-bye. Nagkinahangla sa tandog mo ukawa ang ako na hikatulog pagigugma diha kanimo.